Pagkatapos pa kayo, min. Ayun, back game to, di ba? So, tapos na yung 30 minutes. I-close na muna natin itong gates. So, close yung gates. Patayin muna natin yung vacuum. Tapos, close natin itong ball valve. Tanggalin muna natin to. So, hintay tayo ng 15 minutes for ano, relaxation noong ano, buong system ng aircon. So, kasi pagka pang ano to, parang lobo to eh. At ang hangin yan, nawala na dyan yung mga iba't ibang hangin. So, kung sa lobo, kung binabake mo sa yung lobo, lumiliit. So, sa loob, lumiliit din. So, hintayin lang natin parang mag-expand siya ng konti sa 15 minutes. Saka tayo maglalagay ng ano, ng freon. R22 yan, ha? Freon ang ilalagay natin dyan, R22, hindi flammable. So, hindi pa flammable ang ano. So, kung magkukuron ulit ng aircon na flammable, yan. Iba naman ang proseso nyan. Ito, R22 to. Iba naman ang proseso na ito. So, hindi ito yung puro liquid lang ang nilalagay. Iba naman to. Iba ang paglagay nyan. Kailangan nyan liquid saka hangin. So, ito yun. Ito yun na ilalagay natin. Ito. Ganun pa, hindi pa nakakapagulog ng tama. Kulang. So, yan. At 22. So, pwede natin yung balik tarin mamaya para makuha natin yung anong PSI. Ganan running. So yung PSI ayan. Standing pressure not running. Not running 150 to 155 PSI. Pagka tumakbo na, yung suction line magkukuroon ng 60 to 70 PSI running na yan. Yung discharge ayan na 250 to 300 PSI running na yan yung discharge. Suction, yung suction running na rin yan pero yung standing pressure not running pa yan, maglalagay tayo mamaya. So hintayin lang natin yan 15 minutes relaxation muna siya, magre-relax muna. So dapat hindi naangat yan kasi pag umangat yan meron leak yun mga pinaginangan yan pag umangat ito. Sir, yung arrowhead niya. Naman natin yan, sir. Oh. Parang isang araw din yung babad. Masakit lang doon yung mga nag-mimisfire pa na ano, no? Mga sundalo na tinatamaan din. Ito ba yun? Mimisfire? Hindi pa yun. Sundalo, unis mo yung natamaan. Madilim kasi. Grabe. Ah, gabi tinira. Pinatok yung ano. Friendly fire yun. Grabe. Kaya pag umihi ka doon, kailangan sabihin mo, sir, hindi lang ako. Malay mo kasi kalabang ka din, no? Bariling ka na lang, wala nang ano-ano. Paggabi kasi tapos may dadalaw-dalaw ka pa. Pagkaka mo lang ka talaga. Tapos yung galaw mo ko, may nainala pa. Yun lang. Pag umingi ka doon, kailangan sabihin mo sa hindi lang. Saan na talaga sa ano? Pinakamataas niya. Kung kaya mo kasama mo. Kasama mo. Kaya magkawang ka ng important. So ito, ano muna tayo. Produce muna tayo ng konti. So, hindi naman nagbago yung baba ng gate, 15 minutes, hindi naman nagtaas. So, ayan. So, tutumbalan natin siya mga konti, kasi nga, hindi puno pa siya. So, ayan. Tapos yan, dito, yan lang ha, para maano natin. So ito mag ano lang tayo rito, kakarga lang tayo rito ng 10 PSI. So 0 to 50 yung gitna 25. So yung dalawang yun, so bago mag 25, so sa dalawang guhit lang maglalagay tayo ng liquid sa high side dito. Pero may mapupunta ka na rito, aangat na to. Liquid lang.
naglalagay tayo rito ng ano lang yung 150 to 155 dito natin makikita sa kabila. Dito natin makikita yan. Kaya lang pagkar ganyan hindi yun liquid lang. So kasi may sasama pa yan. So dito na tayo magbubukas ngayon, dito na sa low side. So pag binuksan natin itong low side, wala talaga tayong mababasa rito sa low side, kundi magsisiro talaga siya sa kabila. Dito tayo meron mababasa ng 150, yung 150 lang. So wala, diba yan, may liquid pa rin na sumasama. So gano'n yan, parang sa bilis, lagyan natin ng liquid. Gano'n natin. Kasi umabot kasi ng 150. Sa iba, puro liquid ang nilalagay. Sa akin, liquid saka vapor. Kasi pagka puro liquid yan, hanggang 150, pag gumandar tong compressor, sa experience ko, kasi ginawa rin namin dito yan eh. Buti itong mga eto na to, jump shop lang yan. Hindi talaga manghihinalan na masira yan. So wala na, ayaw na. Maglagay. So, ayan. Ayan, meron na siya. Ayan, kung mapapansin mo, itong low side, hanggang umabot siya ng 250. Pero zero siya kasi umabot siya sa hangganan eh. Wala ka talaga, hindi mo mababasa rito yung 150 PSI. Mababasa mo yung 100 PSI dito mismo sa low side. Dahil naglagay tayo ng 10 PSI na liquid, so hanggang dyan lang siya umabot. Pag tumakbo yan mamaya, kulang pa rin yung freon niya. So magdadagdag tayo ngayon ng vapor o kaya liquid para umabot siya naman ng, habang tumatakbo kasi ito, bababa ito eh. At tataas to. Pag tumakbo to, tataas tong high side, itong low side, bababa naman. So, pero hindi natin alam kung saan siya bababa. Ito naman, hindi natin alam kung saan siya tataas. Kung aabot ba ng 250 kagad, o hanggang 200 lang, o hanggang 170. Pag ganon, kulang ang freon, magdadagdag ka ngayon ng freon. Saan ka magdadagdag? Magdadagdag ka ngayon sa low side, kasi ito ang charge line. Ito, discharge to. Hindi ka makakapag-load dito, kasi pagka nag-load ka rito, lumalaban yan. Bubuga rin yan. Bubuga yan eh, pabuga. So wala naman itong makina itong freon tank para kalabanin niya yon. Hindi maaaring ganun. So dito tayo sa low side, sa charge line. So sa ano na yan, nakuha na natin 150 PSI, hindi hanggang 155. So pag pinatakbo ito mamaya, malalaman natin kung ano pa yung mangyayari. So ngayon, papatayin muna natin ito. Yan. Papatayin na to. Papatayin muna natin to baka makalikot. Ayan. Patayin muna yung bulb bulb na yan. So ito, dahil ang patay na to rito, ito, dahil ang patay na to, itong knob na to, pwede na natin tanggalin to. Papatayin muna natin itong tangke. Pag tinanggal natin to, yung mga freon na nandito sa loob, hindi na siya lalabas kasi meron siya nakaharang na parang posit niya. So konti lang yan, no? Alas wala. So kung sino man yung malikot ang kamay, paglaruan, mailagay niya sa ilong, koda siya dyan. Singutin niya na lang. Oo, masisingot na yan. So forbidden yan. Pero may ito, forbidden root. Sikin nyo to kung tama yung wiring. Sikin nyo muna.
bago natin patakbuhin. I-double check nyo muna yung wiring kung tama yung wiring. Kaya masyadong umasa sa color code. Okay, checkin nyo. Kung tayong umasa sa color code, lagi tayong mag-check ng resistance ng mga wiring. Kasi minsan ay iba yung resistance niyan eh. Dito wala tayong mapapasa dito sa ano.
So, site. Kasi mababasa dyan. Sa site na mababasa. Kasi mababal ang pag-inap niya. Tapos tayo mag-ponti. Para mag-ponti sa pag-inap niya. Para ma-reach yun. 250. 250 lang tayo. 250 lang. Ito, yung R22, alalay ang pagkarga ng preyon nito. Hindi tulad ng mga flammable na preyon, talagang liquid talagang yung kakarga talaga natin doon kung parang pakto sa KSI. Ito medyo ano pa to. Kasi yung 250 na yan, hanggang dyan lang tayo. Kasi habang tumatakbo yung compressor, habang nagluluto siya, umaangat pa yan eh. Oh, wala pa sa 60 oh. Yung low side. Wala pa siya sa 60. Wala pa yan ha. Kasi wala pa sa 250. Nasa 60 na siya. So, 60. Pero ito, 275 na. So, ito, 60 na. So, papabayaan natin yan dyan. So, ito, standby na to. So, pagka ito tumaas at lumampas ng 310, magbabawas tayo ng liquid. So, ito, close muna natin itong faucet. So, close na to. Kunti lang. Ngayon, yung preyon yan, nandito pa yan. Meron pa preyon yan. Pag-dito pa naman. O, hindi pwede siyang buksan. So, yun, preyon, yung tangke ng preyon, nilayo muna natin kasi may offset tayo sa baba, sa ilalim na ito. Malamig na. Ayan, natutubig na rin, no? Moist. May moist na. O, ito, malamig na. Ito mismo ang pag-test niyan. Ito kasi mabalahibo to eh. Hindi itong palad na to. Manipis lang kasi. Oo. Kasi ang balat ng tao, ito, tumbuhong to, ito manipis, ito medyo binabalahibo. Yan yung malalaman yung lamig niya. Deliver na sa atin dyan. Barak. Titrek pa lang. Mayroon ako doon sa unang nakasunod. Ang focus din namin yung fender. Hindi yung ito kasi yung 42 yung boiling point niya ron, pero dito eh sa low side niya 50 pa lang, so dito nasa 275 na. So ito ang habulin natin ngayon yung sa low side. Natin ito ulit.
hangin na lang. Pinababa siya. Pero malamig oh. Masakit na sa likod to. So yung boiling point niya, ilan na lang. So nilalagnat na siya. Kumbulsyon na nata eh. So, lagnat po. Natural na ano. 36, kasi ang inaabatan kasi natin dito, ang binabantayan kasi natin dito yung high side na sumobra siya. Kasi pag sumobra ang high side niya, hihinto yung compressor na yan. Kasi pati ito tumataas eh. High pressure na siya eh. High amperes din siya. Oh, nag-high amper din siya. Nilalagnat na ng sobra. So, kailangan din natin makita kasi yung boiling point niya. Ito nakalagay 40, umabot tayo ng 42. Pero dito, nasa 275 pa lang yun high side. Tapos yan dito, nasa ano pa lang. Alos magsi-60 pa lang. Oh. So, yung compressor, dire-diretso pa rin yung takbo niya. Yung sabihin yung kinakaya pa niya. Kinakaya pa yung rotation niya. Pero itong lamig ng aircon na to, masakit na sa likod to. Lalo na pagkulog. Oo, kung kulog. Hindi na pwede sa mga matatanda to. Ang ganitong lamig. Oo. So, ayan na. Ayan, pagay na mga. Mainit na dyan. So, hihintay pa natin ng ilang oras. Baka tumaas pa. So, nasa 275 pa rin siya. So, ilang minuto na. Marami nagtatanong dito kung bakit kailangan gamitin ang dalawang gauge. Pag hindi nyo ginamit yung dalawang gauge na to, ito lang ang ginamit mo. Dito kang maglo-load ng liquid saka ng vapor. Hindi mo malalaman kung ilan ang PSI nito kasi may standard na sinusunod na PSI. Na dalawa palagi yun. So, dapat ang gagamitin yung gauge laging dalawa. High side saka low side. Para makita mo yung PSI nito. Ato, o yung tamang karga. Kasi pagka dito, hula-hula ka lang eh. Oo, humuhula ka lang. Ano siya kung hindi pa siya nalalagyan ng ganun siya? Tapos kulang siya sa prayer. Kailangan mong i-process na talaga yun. Dahil wala pa siyang access band. Kasi puputulin mo yan eh. Oh. Ito, meron ng access band. Tapos kasi wala. Ayun, maglalagay ka ron. Di maaaring dito ka lang. Kung ito may access valve, sa high side, wala. Dapat meron din siyang access valve para malaman mo yon. Yung PSI na ito ng high side. At malaman mo siya. Kasi combination itong dalawa eh. Hindi mo alam kung sobra na yung liquid dito sa kabila eh. Kasi ito, hangin itong pumapasok dito eh. Kaya tanggalin ko to, walang lalabas yan doon. Pag tinanggal mo yun, may lalabas talagang liquid eh. Malangis eh. May lalabas na langis dyan ng freon eh. Dito wala eh. Yan standard talaga. Kaya kailangan dalawa yung access valve. O yan ang standard. Kailangan dalawa ang high side tsaka low side. O ang ginagamit. Hindi lang ito. Kaya nga ang gauge natin dalawa eh. So bakit mo gagamitin? Isa lang. May mga aircon na ito lang talaga ang meron. Sa high side, walang access valve. Ngayon, ikaw maglalagay. Kailan ang aircon mo, wala na siyang freon, malamang maaaring may leak o sa matagal ng gamit. Ibig sabihin nun, tinatawag na yun full reprocess na. Kaya dapat maglagay ka na ng high side. Kung ikaw ang unang technician na titingin. Hindi lang basta yung karga ka lang ng karga. Eh, nagkakarga ka nga, eto naman yung mangyayari. Kinargahan mo. Ito lang ang meron, may access valve, ang low side, magkarga ka.
Sa pagkarga mo, okay, lumamig. Ilang araw kaya yun bago mawala na naman uli? Isang linggo, wala na naman, tatawagan ka na naman uli. Ngayon, ang mangyayari, ubos na oras mo, back job ka eh. Ano ang mangyayari? Ubos ang oras mo, ubos, hindi ka pa babayaran. O, anong dapat mong gawin? Bilang isang technician, dapat ang gawin mo, yung proper procedure na. Hindi yung sumusurkat ka. O, kasi pagkayan, pag hindi mo tinest yung high side, karga ka na lang karga. Ang mangyayari, mag-high ampere, sobra ampere yun mo, hinto ang compressor. O, ngayon magtataka ka. Bakit ganun? Nag-release ka na naman ng freon. Release ka ng release. Sayang lang. O. So mga kailang kilo ka kaya nun pagka ganun ang ginawa mo? Kasi hindi mo alam eh. Ubus ang tangke mo dyan. O. Eh tayo, hindi pa tayo nakakaubos ng kalahating tangke. Isahang ano lang. Isahang loading lang. Kasi ginamit natin yung dalawa. Kung hindi mo gagamitin yung dalawa, ito lang. Ang mangyayari niyan, pagka napasobra ka, tapong ka. Pagka napasobra ka ng tapon, karga ka na naman. O. Pagka napasobra ka na naman ng karga, tapong ka na naman uli. Kaya kailangan ganun. Kasi hahanapin mo yung 60 to 70. Huh. Ang kinukuha mo lang na PSI, 60 to 70 lang. Pero yung PSI ng high side, na 250 to 300, hindi mo alam. O. Hula na lang. O. Hula-hula na lang. Eh paano kung madalaw ka ng patigan na technician? Ilan ang PSI niyan sa ano, sa high side? Yung PSI niya sa high side, ilan? Question mark na lang. Question mark ka. Sir, saan ko ba makikita yun? Pag sinagot ka ng ganun, saan ko makikita yun? Hindi mo alam kung asan yung high side ng gauge? Oh. Ngayon, titingin siya. Wala siyang reading dito, zero. Pero dito, meron siya. Kasabi niya, sir, ito, 70. 60 to 70. Hindi, yun ano, yung PSI ng high side, ilan? Alam ko yung PSI ng low side, 60 to 70, pero yung high side, ilan? Ang tinatanong ko, yung high side. Yun ang tanong. Di ba? Yun ang tanong dun eh. Oh. Kaya yung mga bumibili ng single gauge na ito lang, o bibili ng ganito, low side lang ginagamit, dapat gamitin din to. Hindi naman to ginawa eh, para design lang eh. Baka daw masira eh. Sayang. Kasi dito ka susunod pagka maglo-load ka. Standard pressure. Hindi pa tumatakbo ang aircon. Dito ka susunod, standard pressure. Kung ano yun. Eh, standard pressure na ito na hindi pa tumatakbo, 150 na. O, saan mo makikita 150 kung ito lang gagamitin mo? Wala kang mababasang 150 rito. Dire-diretso yan. Hanggang 250 to 0. Papalo ng sagad yan. O. Hindi pa tumatakbo ah. Hanapin mo 150 dyan. Pag kaya numinto ng 150 yung high side. O, ililibre kita sa assessment. O. Na, libre na. O. O, makalanood. Pagka may nakita kayong 150 sa high side, ililibre ko sa assessment. Sa low side, sir. O. O. Sa low side. Sa low side. O. Sa low side, pag may nakita kayong 150 na maglo-load kayo na hindi tumatakbo ang aircon, o, libre sa assessment. Libre na daw. Oh. Oh, yeah. Kung ihinto siya ng 150 na hindi pa tumatakbo yung aircon, magkakarga ka pa lang. Zero yan. Oh. Oh, diba? Ito lang ang gagamitin mo ha. Low side lang. Oh. Wala eh. Wala mangyayari. Oh. Di mo ngayon malalaman. Kailangan mo talagang gamitin to, itong high side, itong gauge na to. Kailangan mong gamitin to. Maliban pa to. So, meron pa tayong ano, thermometer, pantest ng boiling point, kung ilan. So, sumobra na nga tayo sa 40.8 eh. 42 na eh. 42.7. 42.7. Pasok pa siya sa 40. Hindi siya tumaas ng 6 ng 50. Pero pwede pa yun. Pwede pa. Kasi ito, kaya siya pwede, i-combination mo yung Celsius nito sa PSI, itong dalawa. So, kaya pa siya. Pwede pa. Kasi hanggang 275 lang, oh. High side. Tapos yan, 60, low side. Oh, kaya pa. Basta wag lang mag-50 yan. Oh, wag lang siya mag-50. Pag nag-50 yan, itong high side mo, tumaas na. High pressure na siya. So, mag-high ampere na yung compressor. Release ka na. Saka mag-release.
Ano i-release mo? Hangin ba o ano? Liquid. Kasi dito pagka nag-release ka dito, konti lang ang lalabas. Kasi tumatakbo eh. Magre-release ka habang tumatakbo siya. Sa high side. R22 to ay inuusapan ha. Pero huwag kang magre-release ng freon ng flammable habang tumatakbo. Bawal. Kasi yung ignition ng compressor na nasa loob, pinakawalan mo din. So, magkukuroon ng explosion. Oh, delikado. Flammable na freon yun ha. Pag kayo magre-release na tumatakbo ang aircon sa high side. Kasi nirelease mo yun, ignition niya sa loob, sa compressor. Ito, non-flammable R22. Habang tumatakbo, pwede kang mag-release ng freon sa high side ng liquid. Non-flammable kasi siya. Pero, sa ngayon, bawal mag-release ng freon, kailangan gumamit ka ng recovery machine dahil ang bawal na mag-release ng freon. Ozone layer. Oh, para ligtas naman yung ozone layer. So, yan. So, sarado to. So, bukas naman, sarado rin itong dalawa. Bukas pa to. So, yan na. Yan na ang ano niya. So, ito naman ang ano niyan. So, sasarado natin itong ano, high side gauge nitong hose. So, sarado na siya ngayon. So, kung bubuksan natin ito, kailangan mabilisan. So, wala tayong guantes eh. Teka. So, bubuksan natin ito. Tumatakbo yan ha. Tumatakbo yan. So walang lumabas na. Mareklamo siya. Walang lumabas sa freon kasi sinarado natin dito. Ayan ito, may freon yan dito sa loob. Ayan o. May freon. May freon sa loob. Ayan siya. Ayan. So may freon yan sa loob, ayan. So may freon sa loob yan, ha. So may freon sa loob. Ito sarado. Itong bungos na to, tungkulan na to, meron yan dyan freon. So dahil lang sarado to, yan may freon. Ngayon ito, bubuksan lang natin. Eh, bubuksan lang natin to para yung freon na itong nasa loob, higupin ng low side na gauge. So, hindi siya inigo. Malo. So, malo. Bayaan lang natin siyang bukas. So, bababa yan. Yan, bumababa na siya. So, pinahihigop lang natin yung lahat ng preyo na nandito sa loob. Pala natin to. Yan. Yun, no? Hinigop niya lahat. Yan, no? Bukas to, bukas din to. Pero sarado to. Sarado to. Ito, binuksan na natin para higupin lahat yung freon ng nasa pula. Tapos yan, bukas din to. So, yan na. So, hangin na lang natitira niyan. Pati yung dito, hinigop na rin yan. So, ilang gramo pa yon na ipinasok natin dito sa loob? Ilang gramo kaya ito? Yung nasa pula, saka yung nasa dilaw. So, ilang gramo yan na hinihigop pa niya? Diba? So, yung freon na nandito sa loob, hindi nasayang dahil lang sa meron tayong faucet na bolt valve. May faucet tayo. So, yan.
kailangan nyo bumili ngayon ng ganyan, kung gusto nyo lang. Talagang matitira kasi hindi naman halos lahat eh ano, nahigup na lahat yun na lang sa blue, lang yun na lang, so ito sigurado, wala na rin to masyado pag tinanggal natin to kasi ito yung pahigup eh so pag sinara natin to babagsak yan pag ito sinara natin. Pero ito, sarado lang ito dito, pero ito bukas pa para makita natin kung magbabago to. Ha? Yan, 60 na siya. So, ngayon, gagawin naman natin. Anong tawag yan, sir? Wall bulb. So, ito, sasarado naman natin to ngayon dahil natatanggalin na natin yun. Yung gauge, yung nox ng gauge. So, ito. So, wala. Halos wala. Pero pagka pinakawalan ko to, meron kong laman. So, ayan siya. Yung 60, naiwan na. So, wala na siya ro, no? Naiwan na yung 60. Naiwan na siya. So, naiwan na yung 60, wala na to rito. So, so pag to, binalik ko ron. Kasi may premium pa to sa loob eh. Balik natin. Babalik natin ha. Lubos ang uli. O, gumalaw. Konti. O, yun pa rin. So, hindi masasayang yung premium na nandito. Saka hindi ka masasaktan ng post bite masyado. Kasi sa tulong na itong faucet na to, itong ball bulb na to, ito sa tulong na ito. Hindi ka ngayon maanuhan ng daliri, hindi ngayon titikis ang daliri mo. Ha? Nice lang ball sir. Victor ball. Ah, ball talaga. Ah, ball. Oh. Ball. Ball, tapos yung ball. Ano ba ito ang gawin mo sa ball? Ha? 4. Ano yun? 43. Depende sa front. Oh. Pero yun yung pinakamababa na siguro.